Pero ito nga yung sinasabi natin sa dalawang teams na to eh. Parang kahit national team, kahit magkakahiwalay or magkakaiba yung lineups, merong dugong todak, merong dugong blacklist na nananalaytay every single international tournament kinabilangan nila. So now, this is where things are gonna be real. The final match of the series. What is it gonna look like? Blacklist takes on blue side. Todak takes on red. Estes Diggy pa rin. Kaja Lansling pa rin. Parehas pa rin ang bands. Tingnan natin kung mag-iimba yung order, yung sequence ng draft picks. Kasi nakita na ng Todak na may Minotaur pa pala ang Oh My Venus, sabi nila. Okay guys, kailangan mag-isip tayo. Kaya meron tayo mga iba na kahit baba natin si Oh My Venus, meron pa pala ano dun. May Minotaur, okay, take that into consideration. And Todak, naalala nila yung nangyari sa kanila sa game number 1, hindi nila bibigay yung Novaria. And all throughout the series, parang Novaria wins games din kasi. Na Novaria went into Todak's hands game 2, they won. Same with Blacklist para sa pinakauna nating laban. But this time, things are gonna change. No bans for 1-1 still. Fredrin is gonna be the pickup para sa kupunan ng Blacklist International as they try to force Todak to pick 2 more heroes. Sa dami ng mga available meta heroes ngayon. Dahil you're starting to see the bans na ngayon kung tinitignan nating mabuti. Ito yung benefit kasi pag ginagamit mo yung Haka Venus kontra sa Blacklist International. Eh. Ang daming na-open na meta heroes para sa kalaban, pero para rin sa Blacklist. Yeah, either they might pick up Akai early on or they don't need to. Maybe Valentina Edward if they want. Valentina Edward, Valentina Arlott pala. Uy, pero Martis. Grabe. Okay, dito tayo sure kung saan to. Kung jungle ba o baka biglang nasa kamay pala ni Momo. Ang daming pwedeng mangyari given the flexibility of this one right now. They're trying to force their way. Nabanggit nga natin kanina sa smart power moves for them to use their pocket picks. And this time, sa pinakaunang appearance niya sa seryeng ito, Martis is gonna be making it for the final make or break game ng Todak para makapasok sa top seed. Ano ang magiging sagot ng Blacklist? Will they go for a gold laner right away, a hero para kay Owl, or i-prioritize sila ang Eve para kay Yue na gamitin na namang muli? Malalaman natin yan. As you got it half right, Eve is there. Pero tiwala pa rin. Sabi ng Reyna, one more time. Ginawa ko kanina. Gagawin ko ulit. One more time. Let's run it back. I'm getting Echo versus natutula sa isip ko yung pangalan. Sige. Echo versus Fireflux vibes. Right. Okay, yan na lang. Ayun, tira mo. Jigo lang garta. Siya pala ang salarin. Lahat ng damage ng turn. Grabe. Ang suspect. Idolo talaga tong si Chico. 100% of the turret damage ng game number 2 galing lahat kay Chico, guys. Hindi man lang nadaplisan ni rival. Kahit si Momo, hindi rin tinapik, min. Hindi nila, wala. Chico lang pala lahat. Chico lang malakas. Chico lang malakas. Pero iba rin si Kuya mo, Chico, no? O, diba? Kaya honorary Pilipino tong honorary si Pilipino. M3 pa natin yung sinabi. Oy, pero ito, pag-usapan natin tong Hilda pick na to. Why do you think that Hilda was picked up napakaaga ngayon given that there is still available? There's still a lot of picks available. And mind you, naban na rin naman yung Diggy. Yeah, it's so surprising. Baka meron alam dito yung Todak in terms of the matchup against Tamino and Hilda. But then at the same time, it's kinuha lang ba talaga ni Yums just for the vision, just for the non-stop invades? Pang-asar lang ba talaga? I think we'll find that. Malalaman natin pagpasok natin sa laro kung bakit nag-Hilda siya sa slit potion na to. Kasi usually talaga nakita natin yung Hilda pag malambot yung roamer at saka yung jungler. Na doon siya gugulo. Hindi, sobrang rare na makakita ng Hilda pickup pag makunat yung jungler or kung walang Diggy yung kalaban. So, a lot of questions talaga. At makita natin sa galaw ni Yoms mamaya. Mga katanungan na kailangan hanapan ng kasagutan. We'll figure that out later. Pero ngayon,
Gold laners are part of the ban. Nakikita nyo si Wanwa na binanan Todak side. And Karin naman na tinanggal ng blacklist. Nagkakaubusan na ng options ngayon. Beatrix is next in line. Tatlong marksman na ang binunot palabas ng dalawang kupunan. You still have, I believe, the Melissa. Will it be banned also by the side of Blacklist International and transition into a Harith na ginagamit din naman nila from before? What is gonna be the call of Coach Dexstar and Master the Basics? Ganito ba ang magiging sagot nila, or will it be another way around and force another hero? Kasi mind you, our lot is still open para gamitin nitong si Edward. Oh, kasi this early Martis pick, again, baka pinili yan kasi gusto buksan ng Todak yung posibilidad na magdo-double fighter side lane sila. Tas yung core nila, yung core talaga is mapupunta sa jungle. High damage. I mean, at the same time, this Martis can still just go into the into the jungle. A part of me wants to think na baka si Chico guys dito pumili siya ng ibang klaseng marksman eh. Yun na nga eh. Hoy, although Melissa is available para dito sa ano ha, pero tama ka eh, posibleng lumabas din yung mga pocket picks ni Chico guys dito eh. Iisip ko dito, magmimiya ba to? I mean, Brody Melissa, Melissa, yeah, it's still available. Pero knowing Chico kasi, Chico can use anything. As soon as matripan niya, as soon as pasok sa kong position, it doesn't really matter. Pero ayun na, malalaman na natin eh, there you go. Harith really is gonna be the pick na gagamitin ni Chico guys dito. And that is going to be the answer to our questions. Fast, relatively fast scaling gold laner. Tingnan natin kung ano pabaris ng Blacklist International's picks nila. Edward will get his Arlott. At ito talaga pinapag-isipan ng Blacklist International, the gold lane matchup. Who will fare well against the Harith? Sino makakamatch sa scaling nito? Kasi kung maganda ang umpisa ng Harith, there's not a lot of gold laners na kaya humabol sa damage at sa pag-scale ng isang gold lane Harith. Blacklist says, the call will be Brody. Comfort, signature, para sa Blacklist. If Todak wants to have that early game scaling, bakit hindi na tayo kumuha ng isang hero na early pa lang paluna? Kaya kinuha nila yung Brody. That is gonna be that matchup na ngayon ay tinitignan nilang mabuti. Blacklist and Todak. Mukhang si Rival yung tinatanong kung ano gusto niya. Baka hindi pa nga natin nakikita hero ni Rival. Rival starting to speak up now. Oo. Inaalam ni Coach Moy kung ano ang gusto niyang malaman na... Okay. Yuzhong? The XP lane? So, Martis. Tignan natin. Dahan-dahan. Nagsiswitch pa sila. Okay. Confirmed. Okay. Confirmed. Martis is gonna be that jungler to go up against the Fredrin. Yuzhong ang makakaharap ng Arlott sa may bandang XP lane. And ang inaabangan nating matchup dito ay ang Brody kontra sa Harith. Renmar, we've talked about this time and time again. Early game scaling, Brody really has that. Pero in terms of snowball factor, makikita mo talaga ng mabuti going into the hands of Todak. Yeah, and dahil sa pagpick ng Harith dito, yung focus ng laban ay mapupunta sa gold lane. I don't think Blacklist, hindi nila papayagan yung Todak na mag-free farm lang si Chico guys. Hindi kailangan ni Chico guys manalo sa lane eh. Makasabay lang sa farm or makuha niya yung farm niya in the early game. So Blacklist, mukhang gusto nila i-pressure yung gold lane ng Todak para mahinto ang Harith farm na inevitable talaga. Andun yun eh. Dito na. We've talked about Venus using this for the first time. Pero ngayon, gagamitin niya ng pangalawang beses. Dahil yung gamit niya kanina ay ang unang beses ever na ginamit ni Oh My Venus naman pala. So ito, kumbaga checkping lang yung kanina. Si Zico pala yung kakampi ni Oh My Venus during those Onyx days ang gumamit ng Minotaur at ngayon. She's running it back. Pargani. I cannot believe it. Parang hindi first time. Pero ito magkakaalaman na. This is the moment. This is it, Pansit. Two games. 1-1. 3 to land
and seal them all. The Malaysian squad are now having that Harith, Martis, Yuzhong, Valentina, and also wrapping it up with Anhilda, or Ahilda, na ngayon ay tinitignan pa rin natin kung ano ang magiging further rotation na gagawin itong si Yums, because so far, he's not making any sort of advances. Nakuha ni Wise yung kanyang purple and orange, and the pressure ay pinaparamdam sa roamer ng Todak. Oh, tama yung mga galaw ngayon ng Blacklist International. Pero Todak, Mirror Strat, bot lane naman ang unang labas nila. And you see both teams taking it easier now. Pero Todak, gusto talaga nila gawin lahat para maka-farm up na mas mabilis pa si Chico, guys. At dahil sa gusto nilang mas mabilis talaga, you see there, because of the Valentina pickup, dahil din sa Harith, two Bargain Hunter emblems na sa kanila, they want to scale up fast. Black Dragon form, and ibigay na agad dito para kay Wise, pero si Momo, all with that Dragonlord form. Andan na naman yung kaldag ng Reyna, tumama na naman sa dalawa. Pero dito yung real world manipulation, there goes your knockup as well. Momo might be going down here, pero lumalapan pa rin sila. Terrify para kay Edward, he goes down. Yuzhong goes down as well. There goes your Appraiser's Wrath, pero yung Lord, nanonood lang. I mean, yung turtle pala. Pero the Hilda goes down as well. Yums will go back to the base, and at the end of it all, it is looking like Wise will safely secure the turtle para sa Blacklist. Grabe yung pag-iwas dun ni Wise. Akala natin mahuhuli dun si Wise. No. Both junglers ginamit yung retribution, but the passive of the Fredren helping him out big time. And of course, ang ganda ng mga micro plays na ginawa ng Blacklist. The movements para maiwasan yung mga key control at damage abilities ng mga miyembro ng Todak. That was a very good team fight display. Tanging si Edward lang ang nakuha doon. He was terrified by the skill na nagaling dito kay Moon. Oh my Venus naman ang mamamataan ngayon ni Yums and ni Moon as well. Wise backing the queen up. This is the royal duo facing Moon and Yums from Todak. You way back joining on the fun, and the knock-up is real. Ando na naman yung boxing ring na inilatag ni Yue. Sino ang pili? That is you! Oh! And the torn apart memory snowball factor is going legit para sa Blacklist. At ito na ang snowball ng Blacklist. Pinag-usapan natin yung snowball ng Todak. Pero yung Blacklist, sabi nila, hindi, kami yung mag-snowball dito. 5 early kills. Magpa-4 minutes pa lang. 2,000 yung gold lead and counting and climbing. Second turtle of the game. Kung makuha pa to ng Blacklist, it's gonna be bad news for Todak. That's bad news. Para kay Moon, siya ang nahuli sa gitna. And again, you are seeing Blacklist. Galit na galit. Chico guys, fighting up against Owl. Owl will be able to get away, turn apart memory. Right. Chico guys forced to go back. There goes the retribution coming from Wise to slow down Yums. Oh my Venus and you, and nandito na rin. But they will reset quickly. 20 seconds pa bago mag-spawn ang turtle. Further rotations have been made by the Codebreakers para makahanap ng butas dito sa defenses ng Todak. Oh my Venus, cut into at least 60% of her health. Pero ang mahalaga naman dito ay nasusustain ng ibang mga members ito. Pero si Yumsa naman ha, ito yung ginagawa niya. Nagbibigay siya ng vision pero hindi yata nakikita si Wise. Oh, si Wise sa likod. Alam niyang gawin dito. Alam ng Blacklist to. Pero mulukha masa sandwich play ang Todak. Blacklist International will send back the members of Todak. Lumalaban pa sila. Momo mahuli ni Yue. Double kill para sa Eve. Wise with a Codebreaker taking down the Martis. 5 miyembro ng Blacklist sa mapa, 2 na wala sa Todak. Sabi ni Wise, papunta pa lang kayo, pabalik na ako. Bago kayo lumingon sa inyong paruroonan, tumingin muna kayo sa inyong pinanggalingan at diyan kayo nagkamali. Wise, make sure to secure this second turtle para sa Blacklist and improve their lead even further. The same start that they've had in Game 1, in Game 2, and another turret has been destroyed. Todak bites the dust in the top lane. Ito na naman ang 3-2 split ng Blacklist. Kita nyo si Edward at si Wise na sa taas. Nag-invade sila. Kinuha nila yung orange buff ni Rival. Dito ang Blacklist International. Oh my Venus, malalapag na niya ba yung kaldag? Looks like it's still going to be on cooldown. Knockup brought up. No ultimate yet for the Minotaur. Pero Yue at si Owl, a lot of space created.
Si Chico, guys, umatras muna. Reset para sa dalawa. Crucial na laging kasama si Oh My Venus sa mga fights. Kung titignan natin na mabuti, Oh My Venus has a total of 8 KDA, 8 out of 9 doon sa mga nakakuha ng blacklist ngayon. Purple objective has already been secured by Wise and sobrang crucial din ni Wise upon taking those objectives, which is why the timing is really of the essence here. They're making some sort of rotations nang sa ganun ay makakuha sila ng kaukulang space bago lumabas yung turtle. Pero ngayon, do they know na nandoon si Moon sa may kabila just on the other side? Wise finds him. Moon uses the flicker. Edward finds him as well. And the connecting chains are real. The synergy is real para sa Blacklist taking one down from Todak. Windshield Wiper galing kay Legend Zero. And that is Moon down. And Blacklist tutuloy nila yung push sa bottom lane. The snowball factor of the Harith. Sobrang na shutdown na. 5,000 gold lead, 10 to 1. Habang si Yums tsaka si Momo, naghahanap lang sila ng space para makakuha pa ng farm dito si Rival. 9 seconds bago mag-spawn yung purple buff niya. Blacklist, will they look to invade or will they look to position in the turtle? 14 seconds before it spawns. This is the Blacklist na talagang kilala natin. Yung kanina, nung game number 1, it was all about highlight plays. The Novea strat was definitely legit. Pero ngayon nakikita natin, game number 3, they're going back to their original form. The methodical approach. Hinihintay nila na magkaroon muna ng butas doon sa objectives bago sila gumawa ng move. They're not forcing any issues. Kung kaya naman nakikita natin ngayon, 6.2k yung kalaman nila, pero isa lang yung namatay sa kanila. Si Edward lang na na-terrified during that turtle take. Alalang-alala pa natin kung ano yung nag-iisang death ng side ng Blacklist. Kung kaya naman ngayon ay nakikita natin, they're making really smooth moves and very calculated moves nang sa ganun ay mahirapan ang kupuna ng Todak para mag-secure kahit ng sarili nilang objective sa jungle. Todo pressure sa gitna din. Oy, si Edward nahanap si Rival na force out. Ang bilit niya para makatakas lang. Bottom lane, nagpakita si Chico, guys, pero uuwi siya. Di siya maka-split push doon. Sabi niya, Delix, hindi muna, ayoko muna. Kulang pa sa info. Wise, actually, nag-dominance ice right now. To help with the regen, getting their shot by the members of Todak. Wala pang mag-full commit around this lord. Pero kita mo na, nilalaro na ng dalawang kupuna na to ang espasyo ng mapa. Positioning, naghahanap ng pick-off para makahanap sila ng lamang sa unang lord ng game na to. Wise, interestingly, chose to pass out on the turtle first dito sa laban na to because they know nalalabas din naman kaagad yung lord, which is why they're making waves in terms of the rotation. Yung flow sa bandang itaas ay nagawa na ng maayos nitong si Edward. Next up, kung titingnan natin itong bandang gitna, Yue is also making some poke damage there. But the question is, with this Lord Dance na nagsisimula na ngayon, nakita at namataan na nila si Momo. So, as of this moment, what is gonna be the game plan here coming in from Todak? Edward, nag-appear. Silang dalawa ni Rival. Lord ka rin to half health. Medyo malayo itong si Rival. And it is looking like it is a smooth Blacklist International takedown as they are now extending their lead. Nandun na naman si Momo, pero makakancel kasi Dragon Form naman. Black Dragon Form, Momo makakatakas. Wise na sa ilalim ng tore, surrounded by the members of Todak. Pero lumalaban ang Blacklist! Torn apart memory! Galing kay Alponit ang Todak sa bottom lane namang Edward versus Chico, guys! Grabe! Laban na laban si Chico, pero si Edward ang magwawagi sa 1v1 nila. Sabi ni Edward, you've done that once, you can never do that again. Kaya naman ngayon, siya ang nakuha ng mainam doon itong si Edward. But to be fair, Chico, guys, almost played Edward in that specific moment. Pero buti na lang, that was a very good tactical play coming in from Edward para isalba ang kanyang sarili at mas lalo pang pagandahin yung momentum na meron ng Blacklist ngayon. Saan sila pupunta? Ano ang pwede nilang gawin? Todak really is losing their ground once again as Blacklist breaks another turret. Divine Glaive already picked up by Yue. Dominant size para kay Oh My Venus. At yun, ginamit yung final slash. Out of position si Rival, si Yums. Pakita ba ng Blacklist International na nandun siya? Nakita ata. Momo, past the wall. Wise, in the purple buff area of Todak. Hindi magda-dive na Todo muna ang Blacklist International. Minamata muna nila ang Torres sa gitna.
They're really taking care of the flow this time around ng mga minions. Sinisigurado nila na yung minion waves ay mapupunta sa kanila mga kamay. But so far, another turret has been brought down. Oh, ayan na! Final slash galing kay Edward. Rival out of position again. Ito na ang real world manipulation. Makuhuli ko si Rival na lock up! Chico, guys, and Yums goes up in the air. Si unstoppable for Eve. Wise na hanap si Chico, guys. Momo and Moon na lang. Wise alive! The Mo-Moon duo. Can they do it? Moon goes down, Momo na lang, Blacklist says, game 2, no, game 3, summon, group D, summon, Blacklist, tinalo ang kampiyon ng Malaysia, at maiiwasan natin ang PH versus PH sa round 1 ng knockouts. All around the world, sigaw ng mga Blacklist fans and the fans of the Filipino teams. Blacklist, break the code! Tinanong isang beses sa binibining Pilipinas ang isang kandidata doon. Are ano? You feeling any pressure right now? Ano sagot? I don't feel any pressure right now. Yan din ang sagot ng Blacklist siguro kung tatanungin sila ni Mickey mamaya. Alam mo na kung ano yung if... Wow! This is how you answer. This is how Philippine answer whenever they get back down into a corner. Kung maaalala natin, kung maaalala natin nung pinakauna, ganun din eh. Pero bago natin balikan, alamin na natin kagad kung ano masasabi ng Blacklist International. Please come here. Over here. Okay. Some lay how I Blacklist more now. Okay, so we might have an interview. So the first question is to Wise, okay? So what do you think went right for your team in the series? Is it the draft or gameplay? I think it's both. Jung got katai ba hai chi tang pi tang da phong tang gameplay po. Okay, so the next question is still you. In the knockout, you might be paired with FIMP, Evil's Legend, or Burn Egg Flush. Which do you want to face more and why? Yan lang. Tulad nung sinabi ko dati, wala naman akong gustong kalaban. Pero as long as ano, malabas namin yung ginagawa namin and tama yung ginagawa namin kahit sino, okay lang. Why says that it doesn't matter. He'd like to face any of them. What's important is they play the game that they practice and they just want to enjoy the rest of the tournament. Try to practice more, train more ដើម្បីការប្រកួតអឹមអេសស៊ីដូចគ្នាអញ្ចឹង. So the next question is to Edward. Yes. Okay. So you mentioned in the media today interview that Todak plays a lot of unpredictable hero. How did Black decode them? Yun nga, in-expect na namin na may ilalabas silang bagong hero. And ayun, nag-prepare kami, nag-prepare kami ng ano, para yun. They prepared for the exotic picks. They expected it and they prepared for it. Oh, got expect high got got ban rip chom tok chi mon hao doi khnie. So the next question is to your idol. Oh my goodness. Okay. So the question is, how do you like Phnom Penh, Cambodia so far? I actually like it a lot. The people here are very supportive. Oh, yeah. And I can feel it right now. So thank you so much to our Cambodian supporters. Okay, I'm going to support you more than I can. I'm going to support you more than I support Blacklist. Okay, last question is to you, Ida, also. Oh, my goodness. Final word to your fan here in the hall and across the world. Uh,
Of course, first of all, thank you so much to people who are supporting Blacklist International, especially here na sobrang nag-effort pa na lumipad dito to Cambodia to support us. And to all our Cambodian fans here who are watching in the venue, thank you so much. And to the all our supporters who are watching online, yan, thank you. Okay, ako na ta ako na ta ng support ko la hot na. Alo nang ku yop khlang mantae na ta ako na ko na ta support ko doi khnie sa kham na ta ako na ta banto ka support ko. Yes, chmuoy nang Blacklist. Som samlai hoi kwat muoy mau. Okay, so now the interview is done. So, let's pass the floor to the caster. Thank you. Buhay na buhay! Alive na alive! Let's go! At nasa tuktok pa rin. Yan ang pinakamasarap na pairamdam. Isipin mo, dalawa ating representatives. Uh-huh. Yung Echo, kahapon, top seed na. Uh-huh. Ang Blacklist, ngayon, top seed din. You love to hear it. So, ang unang good sign dito, hindi magkikita ang Echo at ang Blacklist. Sa first round ng sa knockouts. Sa first round ng knockouts. Oo. Kasi, okay, nasa exciting and medyo confusing part na tayo. Eto na. Yung drawing kasi ng knockout bracket, sige. May pagka-random yan eh. May pagka-random yan eh. Oo nga, no? Oo. Pero mamaya na muna. Mamaya na muna. Dito na lang muna natin ang mabuti kung ano ang ating sasabihin ng ating kaibigan na si Neil Midnight de Guzman dahil sa ganda ng laban na to. Midnight, it's your turn. Ang masabi ko lang, sabi sa inyo, pinapainit, dapat pala nakagalito, pinapainit lang ang documentary as Blacklist International, sorry, yan, ulit, yan, Blacklist International nanalo dito sa game number 3. Napakalupit, nung pinakita nila sa Todak, nagalit sila kay Chico guys and pinakitaan ng totoo dahil hindi nila alam. Blacklist ang nag-prepare ng bago at unique na hero dito. Although di naman technically bago dahil matagal lang ginagamit ni The Queen ang Minotaur 2011 ang performance ni Mom Shu dito kay Minotaur. Again, well done pa rin yung luto ng Minotaur niya dahil napakakunat at ramdam yung heal actually. Naramdaman ng Todak yung heal na pinoprovide ni Oh My Venus lalo pat meron siyang favor boots dito so amplified lalo yung heal na kanyang binibigay. It allowed them to sustain the damage output na binabato sa kanila ng Todak. And for the majority of this game, ay hindi natin naramdaman yung presensya muli ng early game prowess ng Todak. Kung sinabi ko kanina nung game number 1 na minute 3 pa lang, tapos na. Dito, third pick pa lang. Third pick pa lang, tapos na dahil kulang at medyo potso sa damage output ng early game yung Todak. Actually, dependent sila doon sa scaling and yung power spike ng Harith. Pero even if sabihin natin dependent sila sa power spike ng Harith, nung pinik lalo yung Brody, parang sumakit yung bangs ni Chico guys. Kasi number one, lugi siya sa hero matchup. Pinatay siya ni Owl ng 1v1 ng level 6. And after nun sa turtle fights, hindi rin nila magamit yung Harith kasi 1v1 pa rin sila hanggang sa point na yun. And again, medyo potso na nga yung damage output ng Todak at that point. Bakit ko sinasabing potso? Kasi importanteng ma-realize natin na kapag hawak nyo ay isang Martis, kailangan nyo ng damage dealer. Ang problema yung damage dealer ng Todak at that point was dalawa. Si Yums, pati na rin si Moon. Kaso silang dalawa pag lumapit, kinukulong sila kagad ni Yue. And yung Black Dragon form hindi na nagmamatter kasi number one, immune si Yue sa crowd control. Tsaka kahit anong lapit mo, kahit anong petrify mo as dragon ka, as long as walang damage output, wala silang mapatay. And even if may enough na damage output, enough is never enough dahil nga may heal pa na nangigaling kay Oh My Venus. Napakaganda ng pinakita dito ng Blacklist International. Again, dito natin makikita yung composition ng Blacklist. Yue, napakataas ng kanyang ng kill performance dito, 608 alongside Oh My Venus, 2011. 13 and 14 kills out of 17 ng Blacklist International. Ito talaga yung nag-set ng tempo against Todak and sila yung nag-disrupt, kumbaga, actually, destroy nila kung ano man yung capacity na meron ang Todak. Kasi again, number one, kulang na damage output, meron kang problema sa positioning. Kapag lumapit yung dalawang damage dealer for the Martis, paparosahan sila ni Edward dahil meron pang final slash and of course yung frontline army ni King Wise. Ang gagamit niya pa rin ay Fred Rain. Napakaganda ng kanyang itemization dito. Alam niya na si Martis ay kaya siyang i-poke. So bumili muna siya ng Dreadnought Armor, no? Para lang mamitigate yung physical damage output na ibabato ni Martis. Actually, pati na rin ni Yuzong. And then,
Athena Shield agad para if ever sumama yung Harith, meron siyang magic block against dun sa magic spike na meron si Todak. And hindi na nga naramdaman yung early game yung mid game strength ni Harith pati na rin ni Valentina kasi nakapag-itemize na kagad yung blacklist. May problema sila sa positioning, may problema sila sa actual timing ng kanilang lineup. Meron namang late game prowess sana yung Todak, kaso being blacklist, hindi sila namimigay ng resource ng libre-libre. Kung kukuha man ng resource ang Todak, napaka-expensive kasi kailangan nila lumabas, kailangan nilang i-risk na maghanap ng space na kung saan makakakuha sila ng resources, and may danger na makakaharap nila yung ube composition ng Blacklist International. Once mag-group up na yung Blacklist, dun na natin nakita yung kanilang presensya, again, with the reload manipulation, yung setup for Owl, making the life of Blacklist International much, much easier. Again, dito natin makikita yung teamfight participation ng ating mga teams. Si Chico, guys, literal na hindi pinaglaro. 0% na kanyang teamfight participation. Nag-farm lang siya buong game. And yung binabanggit nating problema kanina, yung Moon, Momo, and Yum's problem, ay hindi nasolve ng Todak pagdating ng mid-game kasi nga, ang daming positional mistakes na pwede mi-commit against Arlott and Eve. Even if sabihin natin pinipilit nila, ginagawa naman nila yung trabaho nila. Unfortunately, nandun nga kasi yung backup ni Oh My Venus with the Minotaur. Again, Owl, Yue, napakataas ng damage dealt nung Eve. And of course, nakapag-farm din si Owl para makapag-provide ng additional layer of damage to make sure na matatapos nilang trabaho in terms of actual teamfight and again, yung conversion ng mga objectives. Macro and micro talaga yung pinakita dito ng Blacklist International. Masterful performance, I would say, dito sa kanilang draft at then na rin sa draft execution. Perfect and hindi ko masabing flawless, pero super ideal nung ginawa nila against Todak kasi may 2 deaths pang may 2 kills pa nakuha yung Todak. Pero at the end of the day, it was Blacklist International proving that the code is still undecoded by Todak at this point. Napakalupit dahil Blacklist International 2-1. Although nakakuha na isa ang Todak, okay lang yan. Pampainit ng documentary yan. Muli, maraming salamat. Ang nga pala ang inyong nag-i-analyst sa Midnight. Mabalik tayo sa ating mga casters.